Alright mga kaugat! Andito po tayo sa bagong programa, kasama tabi ay kasama po ang aking bagong imementor natin, si paring Lloyd. Hello, hello, good morning. Good morning ba ngayon? Para sa mga businessman, ganun talaga dapat. Oy, power, power. Power, ha? Ayun sa mga open-minded tayo. Yes. Hindi mo ba nalata? Ang gwapo mo sa live, oh? Oh, hindi nga. Wow, ang gwapo sa live. Oy. By the way, kilalanin po ang bago nating kaugat. Ano? Si paring Loy. Ay si Kuya Loy, ano? Makakasama ninyo 4 o'clock to 3 o'clock to 4 o'clock. Medyo yes. Ngayon po ay nagkaroon pa po kasi kami ng syempre, nag-ano-ano pa kami, nag-usap-usap bago pa magsimula. Kaya medyo natagalan kami ng konti. Pero, oy! Maganda itong programa ito, mga kaugat, dahil ito ay buhay at pag-asa. Pag-asa. Yeah. Bueno, tanungin natin ang ating hindi ito bisita ha. Siya po ang magiging official anchor nito. Ako lang po ay ngayon lang sumama sa kadahilanan na kailangan ko muna siyang well-equipped dito. I-guide. Yes. Ano? So, shout out na pala dito kay Rose Olives. Hello, mga taga-Kulyat. Yan, yung mga manunood sa iyo. Oh, mga watchers natin ngayon. Si Arlene Bulalakaw dito sa Lapu-Lapu Street. Talaga, ha? Alright. Salamat sa panunood ngayong hapon. Sige, sa BornTV News, ito rin ang manunood sa atin. Si Dink Salva, ang absent na naman sa Lagarto Buelo. Good afternoon, tabi sa inyong dalawa. Happy birthday, Sir Ted. Oy, matagal pa ang birthday ko. Ha? Advance na. Nakapula lang ako ngayon. Dalawa na kayong nagbate. Mario Winston sa Twitter. Kilala mo ba si Mario Winston sa Twitter? Yan ay ang Child's Play na banda. Drummer yan. Kapatid siguro ni George. Parang. Mark Kenneth Bilyen. Oy, salamat. Kadugo na Bilyen. Azrael Zamora, hi po sa lahat. Kilala ko yan, Sir Ted, na katabi mo. Diyan akong bumibili ng guppies ko. Ano yun? Ah, okay. Mga ano, ornamental fishes. Wow. Meron okay. Meron kang fish. Oh. Wow. Yan dati ang mga pinag-raketa natin ngayon. Ngayon, pandemic. Meron pa? Hanggang ngayon? Ngayon, meron pa naman, pero hindi na ako masyado nag-book. Saan na kayo nakatira ngayon? Di ba dati sa Marquez kayo? Marquez Street? Lumipat na kami dito sa San Roque. San Roque na kayo. Bumili kayo dyan ng bahay? May nabili akong may lupa. Ano ba dyan? May mabuti ka pa? May lupa-lupa ka na? Kasi mga kaugat, matagal ko po siyang naging friend. Kasi banda kami noon. Doon ko siya nakilala sa kapitbahay ng kabanda namin. And maganda yung pagsasamahan namin at sa awa ng Diyos, di pa kami nito nagkalabuan o kaya nag-away. Kaya lang, ano siya eh, lumabas siya pa Maynila, kaya akala ko wala pa siya dito. Nung makita ko siya, oh, andito ka na pala. Yung sa video, kung hindi ka nag-share. Medyo, ano na eh, 2014 pa ako bumalik dito from Manila. So, hindi ko na alam kasi wala na kayo dyan eh, sa dati. Wala na. Pati na si Darwin, nagkaroon wala kasi na. Ng ano dito. Si Darwin, saan na? Nandito na sila sa Rizal. Rizal lumipat na. Na sila. Oh, kasi di ba na-demolish na lahat ng bahay na rin nila yon. Oo, nabili na nila. Very good. So, di ba, nagkawatak-watak kami pero ang pagkakaibigan talaga kapag nagkita-kita kaya ulit, talaga of course. Saan pa ba tayo magkikita-kita? Did it sa finals? Kaya nung nag-share ka sa akin na, uy, patulong naman paring Sir Ted or paring Ted kasi itong ano ko, ay sige, tulungan kita, walang problema yan. Kung gusto mo nga, offeran kita, mag-anchor ka dito para mas mapabilis mo siya. Kung dati kaya mong matatagal lang ka for ilang months dito, mababawasan ng mabilisan siya okay. Dito. Because makikilala ka ng makikilala ng mga taga BornTV, nanonood sa BornTV News, and pwedeng ma-like and follow din ang page mo. Sabihin mo na yung page mo. Ayan, paki-like and share na lang po ng aking page, which is LOYD'S Benevolent Journey.
Makikita po ninyo yan sa YouTube and then sa Facebook page ko. Oh, bakit yan ang naisip mong pangalan? Parang ano eh? Benevolent means mapagkawang gawa. Oh, we know that. Mapagkawang gawa and then a not journey. Not to the extent na. Pero hindi ka ba nag-isip na mahirap yan na bigkasin at isa ulo? Hindi masa sa ulo ko kagad. Ako mas after ako sa pangalan na yung madali mong ibigkas. Yung kaya nga yung BornTV ko, dapat yan, Bicolandia Online Radio News Television yan. Mm-hmm. So, pag inano mo, madali. Kasi BornTV. Kaya ang akala din nila, Christian religion. Christian religion. Pero hindi po. Kami po ay Bicolandia Online Radio News. Ginawa ko lang BornTV. So, nakilala naman kahit pa paano. Ano? Basahin pa natin yung iba dito. Kilala ko yan, mabait yan at believe din ako sa diskarte niyan sa buhay. Tiyak na good addition yan sir sa BornTV. Yes, kaya nga ngayon ang kinukuha kong mga bagong makakasama at makakapamilya dito, yung kilala ko ng dati. Mm-hmm. Kasi pag mga baguhan at hindi mo pa kilala, naturuan mo lang ng dalawang araw, tatlong araw, mas magaling na sila sa akin. Yun ang mga naturuan ko dito. So ang ibig sabihin, napakagaling kong magturo. Bakit? Oo naman. Eh, naturoan ko ng tatlong araw lang, okay na, gumaling na. Oh, tapos... Hindi naman sila gagaling kung hindi magaling yung mentor. Problema, totoo yun. Sino bang magtuturo sa inyo na makapagpapagaling sa inyo? Di ba? Yung tama na pag-deliver, tama na diskarte ng pagsasalita, at kung paano magiging effective. Kailangan yun, hindi mo yun masasarili kung basta ka lang upo dito. Kahit ito si paring Loy ay talagang ano to, magaling din, pero... kailangan ding mag-adjust sa ganitong sitwasyon. This is media. Yes. Ito ay kumbaga interactive with the people na nanonood sa atin live. Ito eh. Okay. Hindi ito basta-basta lang. So, alam ko naman ang kapabilidad ni Paring Loy and ako pa nga nag-offer sa kanya, hindi siya nag-apply sa akin. Oy, pumasok ka dito kasi gusto kitang matulungan na makapag-monetize ka kaagad. Loy, sayang yan. Magaling ka naman magsalita. Mag-anchor ka dito. So ako pa magaling ba talaga ako? Oh yes. hindi kita kukunin kung wala ka namang galing. Well anyway, maraming salamat. At lalo pang sanay ma-bless dahil ang ginagawa mo naman ay benevolent ka, matulungin ka sa kapwa. Kagaya din 'yan ng BornTV. Ang BornTV lagi kami nang tumutulong din ha. Lalong-lalo na nung marami pa kaming sponsors. Yeah, ngayon, nabalitaan ko nga. Kaya nga, hindi din ako nagdalawang isip. Mag-fit tayo kasi yung ginagawa mo sa mga vlogs mo, magagawa natin dito ng tulungan at hindi ka napipilitin dahil gusto mo rin yan. Yes. Kaya nga sabi ko sa'yo, Loy, may project ako sa'yo. Ipunin mo lahat ng street children dito. Mm-hmm. At magagawa tayo ng programa every weekends. Saturday or Sunday. Na magkakaroon tayo ng magtuturo ako sa kanila, magdadala tayo ng kung may mahiram mga tayong pick up tapos o kaya tricycle. Uh-huh. Na yung mga materials natin, magtuturo tayo with the kids, papakainin natin, bibigyan natin ng kaunti na yung mga hindi talaga pumapasok sa paaralan, masulit nila yung enjoyment ng pag-aaral. I will exactly be the one to teach that because expertise ko yan. Yes. Magturo ng bata, lalong-lalo na sa grade 1. Nakaturo na ako ng grade 1. So, I know how to teach, how to read and then write. And then, na magawang mapalitan ang kanilang kaisipan na pananaw sa buhay. Malaking tulong yun. Kaya, tutulungan mo ako dyan kasi wala na ako niyang time. Ang gusto ko lang, pumunta ko doon, naka-organize na. And with your team, yes, and our BornTV family, you can vlog for that. Okay. Kukunin ko din yung tulong ninyo. Loy, ito yung assignment mo. Ipaliwanag mo to sa bata for inspirational message sa kanila. You can do it. We can do it as a team. Yes. Ipakita natin dito na may magagawa tayo. Diba? Kung nagagawa ng iba, why can't we? Diba? Diba? Kaya gawin natin yan kasi maganda ang makatulong ka. Lalo na sa... Napakasarap sa pakiramdam. Yes. Hanggang siyempre may mga sumuporta sa atin at mabigyan natin ng suporta itong mga kabataan. Ako galit na galit ako sa mga magulang na pinapabayaan ng mga anak nila. May inaway na ako dyan dati, nanlilimos. Uh-huh. Sabi ko, nanlilimos yung bata. Pumunta dito sa station? Hindi. Sa
nung kaming kaming dalawa ni Paring Wilson magkasama. Ah, okay. Tanungin mo 'yan. Tapos naglimos. Ikaw ang laki-laki muna, manlilimos ka lang. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? So minor pa 'yon, pinunta namin sa bahay. Kinausap ko yung magulang. Gusto niyo bang i-report namin kayo sa ano, DSW. Sa DSWD at saka hanggang naiba din yung ano nung magulang. At naging kaibigan namin yon yung ano. I see. Kaya lang di siya nag-guide. Lumaki siyang hindi marunong magbasa at magsulat. Ayun lang. Kasi talaga napapabayan, lalo na ngayon, napaka-importante ng pag-aaral. Yes. Of course, kasi hindi ka magkakaroon ng trabaho, hindi ka magkakaroon ng magandang chance sa buhay mo kapag wala kang pinag-aralan. Yes. Ganun yon. Tapos, mga kaugat, gusto kong ma-experience yung may inalaga ang kaming mga street children na tinuturuan, magiging effective kami in terms of pagtulong sa kapwa. O kaya, with the help of Loy, kaya sabi ko, very potential ka na maging kapamilya namin. Kaya sana, itong programa mong ito, maging way ito na maka-inspire ka ng ibang tao, hindi lang yung talagang natutulungan nating mga mahihirap, yung mga nandito, kundi yung iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na gusto ng pag-asa. Yes, of course. Kasi syempre, mga inspirational naman yung mga ibibigay natin. Ikaw sa na ang advice. Magiging bagong katipan ng pag-asa Legazpi. Pag-asa Legazpi. Pag-asa, pero iba yun. Weather dito yata yung Sarawis, di ba? Weather Bureau yun. Ano ka di para mag-gitna-gitna tayo? Parang baka sabihin nila, di kita pinapasok sa kuwan. Alright. Sa screen. Sa screen. Okay. Basahin muna natin kasi... Okay, sige, magbabasa tayo ng mga comments dito. Ayan, kay Mr. Adam Maravillas. Daddy A on the road. Hello sa'yo. Shout out. Best of luck sa'yo, Lloyd Fool. Yan, salamat. Mag-apply din daw yan sa akin, sabi ni Kwan. Okay, dapat isasama ko na siya ngayon kaso lang may mga instances ngayon na hindi talaga pwede. Pero so, dito ngayon, ini-screen ayun. Ko ng gusto. Una, particular po ako sa... attitude. Kasi yeah. Ayoko na nung maulit yung dati. Attitude, responsibility sa trabaho. And of course, commitment. Commitment, tapos pakipamilya. O, di tapos tayo. Aha. Solve tayo niyan. Ano? Ayoko na nung dati na parang iba-iba yung pag-iisip na nag-iisipan, hindi mo alam. Ay nako. Hindi healthy yun sa pagsasama. Hindi healthy. Kaya pag toxic, tanggal agad, di ba? Pero marami ito, naghihintay dyan eh. Pero si Loy kasi is, si Loy kasi is talagang kilalang kilala ko na. Sige, yung iba okay, pa. Okay, let's move on kay Rose Olives. Good luck, Aloy. Ayan, thank you so much sa iyo, Ate Rosalie Lorenaria, dyan sa Kulyat. And of course, kay Carla May Lumbes. Ayan, sa inaanak ko na napakaganda. Mga friends mo ba yan? Oo. Oh, maiipon na yan ngayon. Naabangan ka na yan. Anak ni Darwin. Wow, nanonood si sa Carla mo. May. Yung, si ano ba yan? Si Kalay. Yung kumakanta din yan? Oo, oh, kumakanta din to. Di ba, malaki na yan ngayon? Malaki na. Naging parang na-part ko yan sa estudyante ko sa Kwan. I see. Naging part yan ng... Ayan, next is... kay Rachelle Musa dito sa Quezon City. Taga-ABS-CBN to. Wow. Oy! Taga-ABS-CBN. Yes. Oh, mayroon din kami dito mga artista ha, tuwing Sabado, Tropa Kuwela. Baka makaano kayo, maka-discover kayo, ang gagaling nila. And hindi kayo mamang problema kasi ako ay minimentor ko din sila. News and Current artista. Affairs nga lang sila. Ha? Nasa News and Current Affairs sila na team. O di, may tuturuan yes. din ako ng pagbabalita doon. Pati dito pagbalita, tinuturuan ko. Naghahanap pa nga ako ng magiging anchor ulit kasi may tinuruan ako dito magbalita. No, umalis din kasi nagka-problema din. Ngayon, naghahanap naman akong kapalit. Ng kapalit. Na potential mag-news anchor. Ako kasi di ko na kaya. Ako, lahat kasi yan, inaralan ko. Wow. Kaya na ituturo ko din. Oh, sino pa ba? Ayun, wala na. Okay. Dito naman sa, ano, sa... BornTV. Hindi, dito sa BornTV News. News, ano? Okay. Sabog po, ay, good afternoon po sa inyong dalawa. Welcome po sa bagong kaugat po natin si, ito si Sir Reynaldo Ibo yung kanina. Hello, yan. Sir sa pananaw Reynaldo? Ng masa. Patuloy na lalong umuunlad ang kanyang viewers. Reyna May, hello watching from Japan. Maraming salamat, Ma'am Reyna May. Hello, arigato, May.
Okay na magayon na nga. Ay, uni naman. Yes, maganda po, Lloyd Tanggol. O, maganda daw yung sound natin. Very nice, Kuya Lloyd. Rock and roll. Welcome to Born TV News. Magandang hapon po sa inyo. Share din po, bagayong ka sa camera, Kuya Lloyd. Maraming salamat, Paring Wilson. You're the man. Thank And you. Then si Maring Hias Asmincaro, ang asawa ni Paring Wilson. Yan. Magpagaling ka. Magpagaling ka, kumari, ha? Para anong nangyari? Buntis. Tapos buntis. Namamaga ang ano, nagkasakit muna siya. Siguro epekto Get well soon po. Epekto ng bakuna kasi di niya alam buntis pala siya, nabakunahan siya. Hindi ba siya na-advise ng mga doctors before man lang siya inanuhan ng bakuna? Mag-umasa ka pa dito sa mga para-inject. Hindi nga nagtatanong kung may ano ka, sakit ka. Basta lang turok ng turok. Ayun nga eh. Actually, sa totoo lang, hindi naman sa against ako sa bakuna. Pero sa totoo lang, hindi ako nagpabakuna. Kasi unang-una, hugas kamay na sila sa ano, sa responsibility dyan eh. Dapat pag gano'n na trial pa lang yung ano natin, bakuna. Dapat silang magiging held responsible for the... Wala, hindi nila yan eh. Ano, kasi wala eh. Wala. Papipirmahin kaya si Duque ngayon, ligtas na ligtas, kahit marami din ang matay, ha? Marami nagkasakit, nagkaroon ng adverse effect ng bakuna. Yun at Isus, kamunti ko na naman mamura ito. Hinay-hinay lang pare. Di napapamura talaga ako, napapalintik talaga ako kapag nalaman ko, turukan ng turok sa mga kabayan mo, inuobliga mo, pero ikaw pala, hindi ka pa nagpaturok. Pa. Tapos sasagot ka lang na nag-aantay lang ako ng proper na vaccine sa akin. Ano? So, ibig sabihin, tinetesting niya muna sa atin bago siya magpapano. Oo, alam niya kasing trial, kaya hindi rin siya nagpaturok. Eh bakit? Sus ko naman, ano ba yan? Na lumalabas tuloy pagkapuntubista ko dito. By the way mga kaugat, ito pong programang ito ay maraming manunod sa iyo dito kasi malakas ang 3 to 4, malakas ang views niyan. Maraming nagpapahinga. So alam ninyo mga kaugat, itong programang ito ay hindi naman masyado sigurong pakaseryosohin mo. Yung good vibes lang para ano, kasi pag solo ka na dito, you have to make it yung parang confident ka magsalita. Para ka lang dito kasi kailangan mo lang parang nakikipag-usap ka, may kausap ka. Ang kausap mo, ding-ding, o kaya camera, tingnan mo yung camera, o kaya itong mga nanonood sa iyo sa labas, di ba? Yan ang kausapin mo. Interaction na lang siguro hindi sa mga yung, viewers. Hindi yung parang nagre-report ka palagi sa classroom. Okay. Yung ganito lang, usual lang. Sumasagot ka sa akin, sumasagot ako sa iyo, and ganun na. Oy, Ninong Henry Calliope, ang magmi-mayor ng Piudoran Albay. Oy, mga taga Piudoran na, pera, piliin, kunin ang pera, piliin si Mayor Henry Calliope dahil maraming babaguhin yan sa Piudoran ngayon. Babantayan ko yan. Wow. Ninong ko yan, babantayan ko. Oo, sabi niya. Sabagay, ano, tubong ano ka, di ba, Piudoran? Piudoran ako. Okay. Nanonood siya. Sige. Si sila dapat una ang magpaturok ng bitsin, di sabog, di ba? Sabog nila. Magandang hapon po kay Attorney Fred Peñaflor. Nagkakaisang ginubateño, sana all. Magaling ito eh. Kuan ito, supporter ito ni former mayor ng Ginubatan, Attorney Fred Peñaflor. Mayroon tayong 15 na viewers ngayon. Pero lalaki pa yan pag tuloy-tuloy, consistent ka sa iyong programa. Hindi, hindi nga magaling mag-absent. Hindi kagaya ni Denk Salba. Sus kung Denk Salba ito. Pinangalanan talaga? Palagi. Si, hindi yan ang pangalan niya. Kim Nunez. Si Lagarto Buelo. Nangako na naman sa nangako na naman ito sa mga viewers. Nag-abang naman yung iba. Kasi nga yung topic niya yung kay Mayor Rosal na file ng kaso. Okay. Hindi na naman pumasok kaninang umaga. So, ano naman yung sakit mo? Sa dating paasa. Dito hindi pwede ang paasa kasi pag-asa ang inaano natin. Yes, dito pag-asa. Alam niyo mga kaugat, ang tema ng magiging programa niya, pupuntahan niya yung mga community, bahay-bahay yes. Na nahihirapan sa buhay. I-feature mo, bagyan mo ng video, i-play natin dyan, and ikaw na yung magiging way. Malay mo, may magtulong doon. Mm-hmm. Sige na, sagutin ko na yung anak na yan. Ako na magpapaaral yan. Pero Loy, ikaw na lang mag, ano yan, baka yung magulang
ano yan, palainom yan. Di ba? Lasinggero yan. Kasi aalamin natin, ikaw ang magiging tulay naming lahat. Ano? Kasi alam ninyo, na, nasisihan ako na iba-iba yung programa natin. Si paring Momo, wala nga akong kaalam-alam sa mga istorya ng mga musikero na ako musician din ako. Yes. Para kanta ko, pero yung mga kinakanta ko, hindi ko kilala. Pero si paring Momo, pag nagpo-program lang, palagi ako nakamonitor. Yan pala yan. Oh, si paring Momo naman ang meron siyang mga expertise niya yan. Na hindi mo rin alam. Siyempre, mag-ano din siya. Pero si paring Momo, bilib ako dito, parang dictionary ng ano to? Ng, magaling naman talaga si paring Momo. Paliba sa music-minded talaga siya. Yung mga alam niya, wala lamang akong kaalam-alam sa Diyos Mar Yusuf, dictionary ng mga artist ito. Pero sa mga ano, original composition naman ano, saludo ako sa iyo. Ah, wala, walang problema. That's my yan naman ang expertise mo. Natural. Ano pa ako niya, nasa loob ako ng tiyan ng mama ko, nagko-compose na ako eh. Wow. O, paglabas ko nga, kumakanta na daw ako, sabi ng mama ko. May hawak ka ng microphone. Hindi. Ala, turuan ko kayo ha. Ay si Sir Edgardo Beloria LM. Maraming salamat, Sir. Ito nadagdagan yung tagatulong natin. Isa ito sa supporter namin sa pagbibigay ng mga, 'di ba, fans for para sa outreach program. Sir. Kaya lang may dinaanan din siya ng family problem sa health. Kaya doon nagtutok muna siya doon. Pero malay mo tumulong pa rin. Pero napatunayan ko kay Sir Edgardo yung bibili kami ng ano, makabibili kami. Nag-share yan sa akin ng pambili ng etong tahian. Uh-huh. Kasi nga may tutulungan sana ako noon, yung asawa ni Neo Joy, taga-tahi. Sabi ko, ipapatakbo mo yan. Papatakbo mo yan, gagawin natin, ininegosyo natin, pero kukuha din tayo ng matutulungan hanggang mapalaki natin yan. And yung mga kikitain natin dyan na iba ay gagawin nating pantulong. Mm-hmm. Di ba? Pwede pa ba? Oo, maganda yun. At least dire-diretso yung... Kasi ako, mayroon din akong kitang iba. Tama na yun. Badagdagan lang ako ng konti. Pero ang pinaka-focus sana nun ay makaipong kami ng mga matutulungan. Makabili pa rin kami ng mga panibagong makina. Iiwanan sa bahay. Magtatahi ka sa bahay. And then, you can be a part of this cooperative. Yes. Yun ang, pero na ano ko yun. Na, napakaganda sana ng plano. Ipinakita ko yung kay Sir Edgardo. Sir Edgardo, ito na po yung may ano ka, may part ka. 50,000 yun, nabili namin. O, di ba? May tulong doon si Sir Edgardo. Kaya, alam ninyo mga kaugat, yung ating honorary sponsor, talagang matulungin masyado yan. Lalo nung after bagyo, nako, tulong kami. Tumulong kami. Umabot kami ng ang dami nang nabibigyan namin. Talo pa namin yung mga politiko. Nagbibigay lang 200 packs. Kami 500. Naka 500 kami noon. Wow. Sa dami nang nagtulong sa amin or nag-i-sponsor. Isa na doon si Sir Edgardo Beloria. So, salamat Sir Edgardo. Sir. Walang sawang pagpapasalamat ang pinapaabot ko sa iyo. May aabangan na naman akong programa sa BornTV. Yeah. Kaya lang po ha. Siya lang po ha. Dapat dito. Hindi ka boring. Naman. Yeah. Sabi niya kasi, akala niya kasi mga kaugat, mag-ano lang kami ngayon. Mag-orientation. Sabi ko, ang orientation ko. Voluntary orientation na pala ito. Yes, ayaw ko nang mag-orientation ako na walang application. Kaya ang orientation natin, kaunting minuto lang, tapos actual tayo, and then dito na rin ang orientation mo. Oh, ito naman lang papraktisin mo. Taas, baba. Baba. Okay. Taas. Di ba? Yun lang naman. Ano ang gagawin actually, mo dyan? Madali lang naman talaga siya. Madali. Pero siyempre, ngayon kasi hindi ako masyadong prepared kasi siyempre, akala ko lang talaga pupunta ako dito, mag-usap tayo, and then uwi na ako. Hindi yun. So, I didn't expect na maging ganun kabilis. Yes. Live agad. Ganun ako kabilis ganun magturo. Ganun kabilis ka talaga. Yung mga tinuruan ko dito, magbabalita. Ngayon na. Nag-apply ka ngayon. Ngayon na. Subukan mo na. Hindi ko pa kaya, sir. Kaya mo yan. Kung hindi mo yan kaya ngayon, hindi mo yan kaya lang, bukas. Halika, binigyan ko. Nagsalita. Tumulo yung pawis. Ay, nako, Mar Yusuf. Bukas, kaunti na lang na pawis. Ikatatlong araw, confident na. Makapal ng mukha. Anyway, hi kay ulit kay
Rose Olives. Shout out daw kay Kenny T ng Malaysia. Hello. So anyway, ayan si Rose Olives, isa yan sa member or team namin ng sa LOYD'S Benevolent Journey sa pagbablog namin. So isa yan sa mga ano. Una, hindi namin siya ka-team. Nag-sponsor siya sa amin para sa mga bata. Tapos sa sunod naming ano, sumama na siya sa amin. So natuwa siya. Sabi niya, iba pala talaga ang pakiramdam kapag ilan ba kayo sa team? Ang staff ko po is apat. Apat. Isang lalaki, tapos tatlong babae. So, ilan na? Bali, lima kami. Very good. Yes. As long as kayo ay nagkakaisa, maganda yun. Oo naman. Okay, so sana makasama din namin yan sa ating gagawing mga kuan, ano? Yes, looking forward naman kami kung kanino kami pwede makipag-tie up or makipag-tandem. Di, BornTV na dahil yun din ang ginagawa namin. Lalayo pa ba ako? Oh, kasi ako naman, nahihirapan ngayon. Kaya hindi kami ngayon nakakapag-outreach program kasi nahihirapan ako sa tao. Kasi ang mga anchor ko, lahat busy. Hindi ko naman sila masisisi kasi nagtatrabaho. Si Paring Wilson nagtatrabaho. Well, yung mga anak ko nang mo-module, mabuti kong summer siguro makakatulong sa akin. Okay. Eh, nagmo-modules lahat. Di ko talaga sila dati mga anak ko inaasahan ko. Pero, wala naman yun. Nagta-timing lang tayo na ganito, na nandito ka, di tayo yung makakapag-tulong. Ano? Okay, so patuloy natin, basahin dito. Good PM Kuya at sa bago mong kasama po dyan. Lamat kay Nel Arena. Ito si Nel Arena, dating tao ko din to sa business ko dati sa bar. Ngayon, dito na tayo sa iyong program. Uh-huh. Tapos ka na ba magbasa dyan? Oh, tapos na, wala nang okay. Dito. Well, ano, para saan ba itong programa mo? Ano ba ang magiging concept nito? Ang sabi ko nga sa iyo, kailangan pag-usapan natin yung mga buhay-buhay ng tao. Mm-hmm. Ha? Hindi lang mga mahirap, pati mayayaman, kasi inspirational ka. Ito ay magbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Mayaman, in-interview mo, paano ka po nakaabot sa ganito? Nagyaman ng ganito? Para naman ang mga kababayan natin ay ma-inspire. Yes. Diba? Kasi may marami din ang mayaman ngayon na dati, naghihirap din. Ah, baliktad. Interviewin mo rin yun. Kasi yun buhay nga. Eh. Buhay nga. Buhay ng nag-drug addict. Bakit nag-drug addict ka? Ano nakukuha mo dyan? Yes. O bakit ngayon? Drug addict ka noon. Bakit nagbago ka ngayon? Parang ayaw pa. At least mayroong pagbabago. Uy, may kilala ko nag-drug addict. Drug addict dati, tapos nag-intra. Mm-hmm. Ngayon, ang yaman, mayaman siya. Oh, di ba? So ang pinaka key talaga to success is consistency na magbago ka. Yes. Hindi yung bago na salita lang, bago na parang dream mo lang, kasi kung dream mo lang yan, di man mangyayari yan hangga't di mo ginagalaw or nagiging consistent ka. Wala tayo ditong judgmental, kundi any person ay may pag-asa. Yes. Do not judge any people. Any person, do not judge it. Kasi malay mo pala, yung kausap mo ngayon na pinagmamaliit mo, siya yung asinsado someday. Si Jack Ma. Jack Ma is one of those inspirational person na dating mahirap na pamilya sa China. Pati pag-almusal nila talagang hirap siya. Pero nagsumikap siya na maiahon sa hirap. Ngayon, multi-millionaire. Wow. Si Jack Ma, may-ari yan ng ano, Alibaba. Alibaba. Ah, okay. Siyang may-ari niyan. Alam ko yung Alibaba. So look at that. Yaman. Yan si ano, may-ari ng Facebook. Alam mo bang simple lang naman ang buhay niyan? Yes. Napanood ko yung movie nun. Napakasimple ng buhay na ginamit yung kanyang skill. Tingnan ninyo ngayon. Multi-trillionaire. Trillionaire na yan. Pati si, ano, pati si Bill Gates. And siya ang pinakabata. Oh, si ano. Sino nga yan si Facebook? Sino nga to? Stanford. Nakalimutan ko yun. Makakalimutin na ako mga kaugat sa mga pangalan. Ano? Ako din nga. Good PM, sir. Ted, watching from Dasma, Cavite. Annalie Duran, Panganiban. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am. Sana makapag-sponsor din ako pag nakaluwag. Wow! May isa na tayo. May isa na.
Nadami pa yan, nadami pa yan. Ang Japan ay malaki ang value ng pera sa atin doon. Okay. So, pag nagpadala yan, malaki yan. Ilang lapad ba, kaya? Nagpadala siya ata ng 5,000, ay 500, ilan yan? Ang isang lapad ata is 5,000, I guess. Wow, magpadala lang isang lapad yan. Ay, uy! Oh, isang lapad lang, okay na kami. Ma'am, bayaan ninyo, kayong mga mag-i-sponsor, hindi kayo magsisisi. Yes. Kasi i-acknowledge namin kayo. At ipagdarasal pa namin kayo na biyayaan pa kayo ng mas pa. Yes. Yung mga naging ang mga sponsor ko dito na panghabang buhay, sina Sir Ricky Peña Flor Orogo. Isus, magsimula ako nito, andyan na yan sa akin. Kada mga regular kada 15 o regular yan, di walang paltos yan, nagtatrabaho kasi yan ngayon sa ano, Qatar dati. Mm. Lumipat na, pero magandang trabaho niyan. Kabats yan ng asawa ko. Ngayon, every 15, ayan na kagad. Nandiyan na. Para lang may ma-sustain din ako sa aking istasyon. Kasi, di ba, nagbabayad ako dito. Ako, makabayad lang ako dito. Kumita lang ng konti, ng sobra. Para sa pamilya, okay na sa akin yun. Oo naman. Parang dapat makontento tayo kung anong meron sa atin. Pero may mga nag-i-sponsor din. Pag ako, sinabi ng sponsor na, Sir, para sa tutulungan ni Aloy, para sa tutulungan namin, para sa... 'di ba? Project para doon talaga, hindi ko 'yan binabawasan. Mm-hmm. Na no, para sa pamilya, talaga. No. Kasi siyempre, credibility mo rin 'yung man. Tulad din sa amin sa ano, pag nagba-vlog kami. Ito para to sa sponsorship kay ganito. So, hindi namin binabawasan 'yan. Siyempre, so, kukuha ka din 'yan 'yung panggastos niyo. No, 'yung monetary fund namin is galing sa bulsa namin. Oo, siyempre. Yes. 'Yung dito hindi pagkailangan sa traveling expenses, we can put that there. Tapos, yung mga kailangan, doon mismo sa activity, hindi naman pwedeng kunin mo yan sa bulsa mo pa. Ganun kasi sa amin pag ano. Sa amin hindi. Uh-oh. Balik, sa amin, kung ano ang pera dyan, natural, gagamitin. Pag kumulang, saka na kami gumuhugot. Diba? Kasi kuminsan kukulang yan. Pero naman, tamang hindi budgeting talaga lang. Talaga sumasapat paminsan. Lalo na kung hindi regular yung mga nagpapadala sa'yo. Yan, ano. Kukulang yan. Kukulang, doon ka na hugot. Next naman, vlog mo, wala na. Hindi pwedeng kada event mo, hugot ka. Baka ilang buwan lang, hindi ka na makapag-vlog. Oo, kasi wala ka ng budget eh. Oo nga. Kailangan mo yung bala. At saka kailangan mo rin mag-set aside. Actually, ganun din yung nangyayari sa akin nung nakaraan, kasi di ba nahinto ako ng pagbablog ko. Uh-huh. It's because we ran out of budget na kasi. Kailangan kasi mo na ibenta. Kasi naibuhos na namin dun sa mga naunang ano. So, ibenta mo na yung bahay mo. di ba? Yan ang sinasabi mo. Salamat ha, Ma'am Rena May. Sana dumami pa kayo and yes, maging regular namin. At ipapaalam naman namin yung activity namin na gagawin. Apo. Pero ang unang ipapaproject ko po talaga na gagawin namin na at least twice a week or twice a week, ito pong pagtuturo ng mga street children. Yes. At least maiba ko yung pananaw nila, maturuan ko sila sa pag-aaral. Magsimula tayo dyan ng lima at tatlo, dadami yan sigurado. Oh, dadami yan. We can make change for that. At ipapakita natin na we are doing that because We wanted to help them and then passion. Hindi kung ano-anong mga ginagawa yan para maka-earn ng pera. No, Diyos Mariusip. Pero reality talks, maraming ganon. Yes, maraming gumagawa. Ipapakitang tao lang na ito, tutulong ka, tinulungan mo. Yung pala binawi lang naman. Mabawiin din naman. Para kumita sa Facebook. Yun ang mga style. Pero kami dito, matagal na po kami nag-outreach program. With or without naman ang publicity, tumutulong kami. Even before, di ba na-mention ko na rin sa'yo, before pa ako pumasok ng YouTube is, ginagawa na namin yon. Yan, very good, very good. Yearly so, napakasarap kasi na may natutulungan tayo and may nai-inspire tayong iba na ginagaya tayo and yung nai-input mo doon sa natutulungan mo. Like, yung plano ko na street children tuturuan natin at hindi kayang papag-arali ng mga magulang, tutulungan natin na mabigyan natin ng ano. Ito kasing ibang mga magulang ang nakakairita dito. Ginagamit pa itong mga batang ito maghanap buhay para sa kanila. Sila, andun lang sa bahay, nagtutong its. May nadatnan ako niya dito sa likod ng ano. Marami. Marami akong kilala. Mercury. Yan dapat ang, pag ako presidente ng Pilipinas.
pupuntuhan ko kayo. Yun nga ang mali kasi kayo. Dapat 'di ba sa magulang nagsisimula yung lahat. Eh, sila pa yung nagtuturo, diba? Manghingi ng 5 pesos diyan sa mga kainan. Marungis, sinasadyang maging marungis para makawaan. Kawawa ang future ng mga anak well, ninyo. Well, in fact, yung mga magulang naman is malalakas naman yung katawan. Naman. Maganda yung pangangatawan. Ako pag naglilimos so, diba? Na malakas ang katawan, hindi ko binibigyan. Ako din ganun. Pinagsasabihan ko yan. Alam mo, yung ginagawa mo, ha? Maari ka namang magtrabaho, kaya lang tamad ka. Hindi kita tutulungan. Kasi parang pinapayagan kung maging ganyan ka. Diba? Pero yung iba, siyempre, hindi mawawala ng dahilan, di ba? Pero yung mga matatanda, ganito, lumpo, ganito, yan ang karapat dapat. Oo, yung matatanda. Yung mga o, tingnan mo yung bulag doon. Bulag nga na bulag, gumagawa ng paraan. Kumakanta siya sa may Ayala. Oo. At least man lamang may return yung bayad. Oo. Ako nga, gusto ko din diyan kumanta eh. Sabi ko, magbablog ako nung kumakanta ko, nagdi-disguise ako. Tapos magpapalimos ako diyan. Tapos yung ililimos ko, ibibigay ko din sa charity. Hindi, sa charity. Ibigay ko din sa mga talagang mga lumpo, tapos di ba? At least, parang nagawa mo yung ano mo, yung passion mo na tumulong at saka yung, at the same time, yung healing skill mo, yung ko, mo. Na gamit ko, na ialay ko sa iba using my talent na gift from God. Yes. Ako gusto kong gawin yun mga someday kasi parang ang cute. Pero hindi ako magpapakilala kasi siyempre, sabi naman, nagpapasikat naman to. Ah, gagawin ko sigurong viral. Magpapa-viral to eh. Magpapa-ano siguro ako ng ilong, papatangos muna, kunwari, 'di ba? Ayaw ko naman kasi yung lalabas na nagpapasikat lang ako. Gusto ko yung ang purpose ko, yung boses ko and na magamit ko yung talent ko and then yung mga limos, maipon ko, ibibigay ko rin sa iba. Mm. 'Di ba? Pero yung nahiya naman akong ako na naman makita. Si Ted Bellen yan. Isus ko naman. Grabe naman. Na, patay gutom na ba yan? Hindi. Yung ano lang, yung ginagawa ng mga artista sa Hollywood. Yes. Nagkukunwari sila. Tapos, si Ivana, di ba? Ganun ang gusto kong gayahin. Kasi sawa na sila sa pera eh. Gusto na nila iba na. Yung talagang magtumulong na sa iba dahil sayang yung gift na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yes. Ganon, gawin natin yan, ha? Sana nga, yumaman din ako maging milyonaryo at marami akong tutulungan talaga. Kung mayaman lang talaga tayo. Dapat, ha? Karapat dapat. Hindi yung niloloko ka, pabalik-balik na sa'yo, ay, nako, niloloko mo. Mayroon sa akin dito... Minsan, ganon talaga, yung parang tinulungan mo, tapos mamaya niyan, pabalik-balik na sa'yo. Kumbaga, sa'yo na inasa yung tapos, buhay nila. Tapos, hindi mo na matulungan ng isang beses, mali ka na. Yes. Masama ka na. Hindi ako, marunong ako maraming ganon. Marunong po ako bumasa niyan, sabihan ko kayo. Mayroon ditong ganyan, umutang, pinautang ko. Ay, susunod na araw na lang, pati nila pagbili ng bigas nila. Sa akin na iasasabi ko, ma'am, pasensya ka na po. Wala na din akong GCash, pero hindi ko naman inaaway. Mm-hmm. Pero pinagsabihan ko siya, ma'am, wala ka bang trabaho? Wala pa po. Baka matulungan mo ako maghanap ng trabaho. Sa ngayon sabi ko, wala pa ako. Ang hinahanap ko kasi mananahi. Mm-hmm. Ngayon sabi ko, kasi hindi pa nagagamit yung aming ano diyan, makina. Wala pa, hindi pa na. Ayun ba yung kinikwento mo kanina? Oo, may makina diyan. Tapos ngayon, sabi ko, kasi nga inaralan ko, pati pagtahi inaralan ko, ha. Marunong ka na rin? Oo, tinuruan. Iba ka talaga. Tinuruan ko na nga yung mga anak ko. Pero siyempre, gusto ko multi-talented pa rin. Multi-talented talaga to si Sir. Yung professional talaga dapat. Pero ako muna nag-aral, why? Paano kung umaalis? May pang ano ka, di ba? At least, marunong ka din mag-hands. Marunong din ako. Marunong na ako magtahi nito, bro. T-shirt, ganito. Dali na sa akin yan. Sabihan kita. Ayan mo. Sa'yo ako magpapalagay. Ayan na, kurtina. Ako na niya, no? Ayan yung... Kulubot-kulubot pa yan kasi hindi pa ako niyan marunong. Pero namamaster talaga pag tumatagal. Oo naman. Pagparati mo ng ginagawa, matututunan mo na yun. So, yun ang magiging linya ng iyong ano. Kaya, buhay, kwento ng buhay nila. Ng buhay. Pag-asa, paano, and yung pag-asa, kasama na doon, hindi lang kwento. Maaring may mag-donate ng mga mayayaman na ano natin, na viewers natin, mag-donate para doon sa bata.
For yes. example, ano, wala yung bag. O, ako nang bahala niyan. O, pag-asa yon. Na mabigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan, makapagsimula. Yun naman talaga ang pwede nating magawa para mabago ang ibang mga Pilipino. Kasi yung ibang Pilipino, tamad. Paano natin mababago yung tamad? To inspire them, to educate them, yun ang pinaka-importante. Meron bang babasahin dyan? Yes, ito kay Ma'am Reyna May. Aha. Sana makapag-sponsor din ako kapag nakaluwag. And then, kapag may nanglilimo sa akin na bata, pagkain ang ibinibigay ko sa kanila, hindi pera. Tama yun. Ayun, kasi, tama naman po. Pero yung ibang bata po kasi, sa totoo lang, maniwala kayo sa hindi po yan para sa kanila. Yes. Pinagtatrabaho yan ng mga magulang nila. Mapupunta lang din yan sa mga magulang nila. Although, pwede naman tayo talagang tumulong dyan, pero ako hindi ko kinukonsinti ng kinukonsinti yan. And natural, maawa ka, magbibigay ka pa rin, pero pinagsasabihan ko yan. Nonoy, nag-aaral ka ba? Hindi. Ano lang ginagawa mo? Ganito. Di, natural, nawawalan sila ng chance na magtrabaho. Alam mo, minsan ha, ito pang masama, ipunin natin yan, hindi pinayagan ng magulang. Dahil, imbis na nagtrabaho yan sa bahay, may pambili kami ng bigas. O, ganun ang sasabihin niya. May mga pero, negative. Pero baka magawa natin na yung magulang pumayag, ilan bang kinikita niyan? Ha? Gusto ninyo ipa-DSW din namin kayo na pinagmamalupitan ninyo yung mga anak ninyo kahit isang araw lang, di ninyo papayagan. Ako ha, maging maayos kayong magulang. Di ba? Magtrabaho kayo kahit nandyan lang kayo sa bahay. Hindi yung gagawin ninyong instrumento yung mga anak na magkumita, pambili ng bigas ninyo. Pero pwede naman nating para hindi na kayo mamroblema ng kikitain na ito, bigyan namin kayo ng bigas na uulamin nyo, ha? Ay, yung para sa maghapon. Ay, niya. Yung kakainin. Hindi! Ay, yung ano lang. Yung ano lang, alimbawa, panggabihan, or ay, pwede tanghali, na. Ganun. Pang ano na yun, kasi 2 kilo ata, pang isang araw na eh. Oo. Kahit 1 kilong bigas, okay na yun. Tapos sa pang ulam, ha? Andiyan na, ha? Tamad mo. Si tinulungan mo pero pinagsasabihan mo, hindi naman pero at least, may natututunan sila. Alam mo, hindi sarcastic yung dating mo. May mga tao kasing pwede mong dalhin sa pagka-sarcastic para matakot sila at mapilitan. Meron ning hindi mo madadala sa ganyan. Ang kailangan, lambing-lambing. Sus ko naman na. Ayan, tamad-tamad different mo. Approach talaga. Bawat tao, different yes, approach tayo. Ako naniniwala dyan kasi teacher ako eh. Yes. Tamad-tamad mo naman na ano ba yan? O sige, kami nang bahala ng ano nito, kikitain ng anak mo ha. Pero isumbong kita bukas sa DSWD ha. Sure naman. Hindi, lambing lang. Di ba? Ganun tayo mag-approach dapat sa mga magulang. Di tayo makipag-away para ma-attain natin yung gagawin talaga natin. Di ba? So, starting tomorrow, umaga pa lang, magtagatanong-tanong ka na sa mag-interview ka na and yes. ipi-feature natin yan. Mag-video ka ng mga marami tayong mapagkukunan yan. Kasi, direct to the point lang na tanong. Yung tanong lang, yung maigsi lang, six lang. Para, mabilisan. Para ikaw pa rin yung talagang makita, tapos pag i-play natin to, i-play natin. Di ba? Okay. Pag-play, yun na. Di masarap tingnan ng ating mga viewers yung ganun na sistema sa tingin ko. Di ba? So, ngayon, malapit ng oras natin. Yes. At least 5 minutes na lang. Ngayon, ano ba yung masasabi mo sa iyong napasukan ngayon? And magiging programa mo, ano ba ang maipapromise mo sa kanila? And ano pa ba, yung mga friends mo na nanonood ngayon, ano bang support ang gusto mo sa kanila? Kahit man lang manood at mag-share, ano? Yes, sige, of course. Sige, ikaw na. Ayun, unang-una, masasabi ko lang is excited ako ngayon. Kumusta? Na-nervyos ka ba? Hindi naman sa nervyos. Medyo wala pa ako sa sarili ko ngayon kasi syempre hindi ko pa alam yung mga gagawin. Pero syempre, of course, bukas siguro alam ko na yung gagawin. Hindi naman halata, ha? Wala naman. Parang confident ka na confident eh. Ayun. Diba? Sa naman, sa kapalan din naman kasi ng mukha, talagang subok na ako. Diyan tayo, Kasi ako, syempre, di ba? Yung ako, nasa events ako. So, syempre, maraming tao na yung nakakasalamuha ko. Different people, walks of life ako ng people.
plaster ko yan eh, diba? Pagkapal ng mukha, di ba? Mm-hmm. Oh, ngayon, kukuha ka ng mga sponsorship sa mayayaman, no, sa mga establishment. So, ang dami na. Dumaan ako ng ABS-CBN, GMA, pumunta ako ng advertising and events, lahat. Ay, baka, so, baka yayaman ka dito. So, yun. Kumbaga, okay na rin naman ako doon. Ang ano ko lang is yung mga technical side, yung mga ano ko, ano magagawin, ang mga tools na kailangan. Pero saan mo talaga gusto doon sa bahay mo? Mas preferred ko sana kasi para na walang problema, monitored ko pa rin yung walang problema yun kasi makakagawa tayo ng pero pag may time yan. Naman siguro ako na kaya ko mag-escape doon sa bahay, much better dito. Kasi dito talaga yung main natin. Yes. At ito yung magiging impact, pero kung anong impact mo dito, ganun pa rin ang magiging impact mo doon. Okay. Wala namang pinagbago, I can tell you that. Pero mag-ano ka sa akin, isi-send mo lang sa akin yung video. Tapos pag nagsalita ka na, i-play mo na yan. Kaya, anong oras mo ba i-play? Anong time? Magbibigay ka na sa akin. Yeah. Kasi malay mo, may trabaho ako, hindi kita mamamonitor. Uh-huh. Alam kong mag, alimbawa, 3:30, sir, i-play ko na ito. Kaya yung salita mo, papaabutin mo yan ng 3:30. Yes. Five minutes, magmo-monitor na ako sa iyo. Pag nagsabi ka na, ito, ipi-play po namin ang video. Ipi-play ko yan dito. Instantly. Yes. Di ba? Okay. Kaya wala tayong problema. So, ano pa? Ano pa yung sasabihin mo? Ayun. Sa mga supporters, viewers ko dun sa vlog ko, sana naman suportahan niyo din ako dito sa aking programa. Ayun, dito tayo magsasama-sama araw-araw. Since yung sa vlog ko naman is hindi naman tayo everyday magkakasama. So, dito po, dito tayo magsama-sama sa BornTV. Yan, mga kaugat. And then, yung mga... Ipalike mo yung YouTube mo sa page. YouTube page ko po. Parehas lang naman, di ba? Facebook and YouTube. Yes, ang ano ko lang po is... Lloyd's Benevolent Journey, and of course dito sa Kaugat, BornTV Live, pa-like na lang po para sama-sama tayo araw-araw. Uh-huh. Ayan po. Much preferably na yung mga nanonood na from BornTV News ay i-like din ninyo yung page niya. Yes. Para thank you so much. Mayroon din na ano sa kanya kasi talagang aabot sa punto na hindi ko nagagamitan ng BornTV News. Gagamitin na natin yung actual page ninyo. Doon na kayo hahabol po. Ano? Ngayon ko lang ito pinapagamit sa ibang mga pages para matulungan na makuha, makita din ng mga taga BornTV News na mayroong page na dapat habulin. Ayun, kaya doble-doble kami dito. Mayroon akong page sa Punto Vista. Mayroon din akong BornTV News. Yes, kada program. Kasi kanya-kanya yon. Sabi ko, sana lahat tayo kumita sa Facebook someday. Diba? Yes. Kayo naman. Din. Lahat tayo para masaya, ang pamilya. Uy, mag-chip in tayo tiga 1,000. Punta tayong Boracay. Yeah. Wow, lax naman. Diba? Kasi may mga kita na. Nagsisimula pa lang tapos meron ng plano. Malay mo, ay dapat may goal tayo. Hindi pwedeng may ginagawa o nagpaplano na walang goal. Ano? Okay. Sige, mga kaugat. So ngayon, oras na ng aming pamamaalam muna at bukas ang tabayanan po si Kuya Loy. Solo na lang siya bukas, ha? Yes. Wala na po ako. Same time po. 3 pag kinakailangan lang ako, papasok sa kanya, no? At least na-guide ko siya ngayon dito. Ito ha, yung pagsasalita. Makukuha mo naman kaagad yan. Ah, madali lang naman eh. Nakita ko na eh. Yes. So, inoobserbahan ko kanina yun. Kaya hindi ako masyado nagsasalita. Tapos kasi... ito, mga laro dyan yan. Mga laro lang. Inoobserbahan ko po yung ganun ginagawa. Yun lang naman. Kahit doon, magagawa mo din siya doon. Tapos... kaso wala akong ganito. Di, ito lang ang kailangan mo. Meron pa tayo dyan isa. Pagamit ko sa'yo. Ito, pagamit ko sa'yo. Okay. Tapos, pasok na yan doon and pasok na dito, tawag tayo. Diba? Dito ka na mag-control ng mic mo at saka ano. Walang problema. We can do things, ha? Maraming salamat. Possible, the impossible, magagawa natin yan. Kaya nga yung isa pang papasok sa atin from Saudi Arabia na dating papasok sana dito, nandun na siya ngayon. Pwede ka na magprograma pa. Laki naman ng ano. Sige sir, alamin ko yung bakante ko. Sige, diyan ka. Lalabas ka dito. Simple lang naman. Galing ah. Alright mga kaugat, it's time for us to say goodbye for now. And
better what's for Kuya Loy tomorrow. Isus, bakit naka-English ako? Parang DJ na. Sige, paalam. Ayun, Lloyd. Kuya Lloyd po, dito sa Kaugat, Born TV. Buhay at pag-asa. Dito sa Born TV News, hindi Kaugat Born TV. Okay, Born TV News. Kasi yung Kaugat Born TV, account lang yun, Facebook ko yun.